Ibinunyag ni Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte na personal na nagpresenta sa kanya si Senator Bongo para maging katandem sa 2022. Ito'y kung sakali raw natatakbo siya bilang Pangulo. Kinumpirma naman ito ni Senador Go. Inamin niyang nagpalista siya bilang isa sa pwedeng pagpili ang running mate ng alkalde nang malamang may mga iba rin nanliligaw na VP para kay Mayor Sara. When I learned that there were some aspirants who wish to be Mayor Sara's VP in case she runs for the presidency, I expressed my willingness to be considered in her list of choices. Nagpalista lang din po ako gaya ng iba. Knowing my devotion to the Dutertes, kung anong pagmamahal ko sa tatay, ay ganun din po sa kanyang mga anak. Pero nakasalalay niya ang kanyang desisyon sa desisyon ng mga Duterte. Of course, my intent to run as Mayor Sara's VP only holds if she decides to run for the presidency and if President Duterte does not run for the vice presidency. Dagdag ni Go, posibilidad din na tumakbo si Pangulong Duterte kahit walang katandem na presidential candidate. Nang tanungin ang palasyo tungkol sa halalan, ako mismo, ang aking attitude, antayin na lang po natin ang 8 na Oktubre. Ang last day ng filing of certificate of candidacy, doon po tayo magkakaroon ng liwanag kung sinong tatakbo, kung sinong hindi tatakbo. Samantala sa kanyang pahayag, muli namang itinanggi ni Mayor Sara ang balitang may sama siya ng loob o inggit sa malapit na relasyon ni Senador Go sa kanyang ama. Pinasinungalingan din niya ang balitang meron siyang regular na political fund allocation mula sa kanyang ama na hindi umano inaprubahan ni Senador Go. Anya, lahat ng nakakakilala sa kanya alam na hindi siya nasisilaw sa pera. Bukod naman kay Senador Go, sinabi rin ni Mayor Sara na personal ding nagpahayag ng intensyon si Senador Sherwin Gatchalian na tumakbo bilang kanyang vice-presidente. Habang sa mga kaibigan naman umano pinadaan ang kagustuhan ni dating Defense Secretary Gilbert Chodoro para maging kanyang katandem. Sa media naman niya nabasa ang posibilidad ng isang tandem kasama si dating Senador Bongbong Marcos. May ilang grupo naman umano na nais buuin ang kanyang tandem kasama si Majority Floor Leader Martin Romualdez at Senator Sonny Angara, bagamat hindi niya makumpirma kung totoo ito. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, totoong ibinigay niya ang pangalan sa alkalde bilang potential running mate kung tatakbo ito dahil nais niyang makatulong sa pagtaguyod ng bansa. Sinabi naman ni Senator Sonny Angara na ikinararangal niya na makonsidera bilang running mate ni Mayor Sara dahil naniniwala siya sa potensyal ng alkalde na pamunuan ng bansa. Pero sa ngayon, abala pa umano siya sa trabaho sa Senado sa gitna ng COVID-19 pandemic. Samantala, itinanggi naman ni Mayor Sara ang sinabi ng kanyang ama na nagpipresenta rin na maging kanyang running mate si Senator Aimee Marcos. Sabi niya, minsan lang daw pumunta sa Davao si Senator Aimee at ito ay para batiin siya sa kanyang kaarawan noong Mayo. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.